conceive, it's possible. Pag nakayang isipin ng utak mo, kayang gawin ang buhay mo ng katawan mo yan. Okay? Pag pumasok sa utak ng tao isang bagay, ibig sabihin, posible. Amen? Ako, marami akong iniisip na kalokohan eh, pero posible. Kunyari, papatayin mo yung terorista, kukunin mo lang yung DNA, ilalagay mo sa dulo ng maliit na misile o bala. Posible yan eh. Ngayon, hindi posible. Minsan kasi may mga taong advance mag-isip. Na pag pinakinggan mo siya ngayon, mukha siyang baliw. Kumbaga, yung panahon niya, masyadong advance. Pero pagdating ng panahon, pwede pa lang mangyari. Yung mga movie na lumilipad yung mga sasakyan, di ba? Dati, ano lang yun? Fiction. Ngayon, totoo na. Totoo na lahat. So, anong nakita mo? Anong nakita mo sa utak mo? Anong pinaniniwalaan mo sa puso mo kaya mong gawin? Sabi mo sa katabi mo, kung anong nakikita mo sa utak mo, pinaniniwalaan mo sa puso mo, kaya mong gawin. As a man thinks in his heart, so is he. Kung anong iniisip mo, yun ka. Kung mayaman ang utak mo, mayaman ka, yayaman ka. Pag mahirap ang pag-iisip mo, lagi na lang, wala kasi, wala kasi, wala kasi, mahirap lang kami, yun ka talaga. Kaya baguhin mo yung laman ang utak mo, magbabago pati sinasabi mo. Okay? Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Baguhin ang laman ng utak, magbabago ang lahat. So, ang sinare ko nung nakaraan is more on practical things, how to be blessed. Paano tayo umasenso? Paano tayo umaman? Practical to. Hindi to masyadong spiritual. Nilagyan ko lang ng mga basihan na verses, pero more on practical to. Kunyari, pag ang tao nangarap, pag mahirap, pag utak mahirap, ayaw mangarap ng malaki, takot mapahiya. Ayaw eh, baka hindi mangyari. Doon pa lang sablay na eh. Ba't ayaw mo mangarap ng malaki? Kasi paano kung hindi matupad? Ay nako, self-destruct, confession. Eh kasi baka totoo yan eh. O tingnan mo yung kalokohan ng taong yan. Doon pa lang sa sinasabi niya, hindi na siya naniniwala. Kaya huwag ka namang tumuloy. Pero yung mga nangangarap ng sobrang laki at napakalaki, naiingit yung iba, pangarap pa lang, naiingit na ha. Paano ko nangyari pa? Nga, luha, dugo. Di ba? Uy, nangyari. Samantala ako, takot na takot mangarap. Pambira, nangarap na nga lang, libre lang eh. Takot pa. Ang mga duwag at mga takot, walang mararating. Wala. Kasi lahat ng lugar na magaganda, hirap puntahan, nakakatakot puntahan. Sumaki kami doon sa pinakamalaking-malaking Ferris wheel na Osaka. Doon kami sa tuktok habang yung bilog, yung buwan, bilog. Kailan ba yun? Bilog naman buwan lagi, di ba? Pero, pero yung talagang ano siya, yung pinaka-full moon, nandun kami sa taas. Alam niyo yan? So, pag nangarap ang taong utak mayaman, malaki. Unlimited. Lalimit. Kaya nga tinanong ko yung mga couples sa mga singles, at the age of 50, ano kayo? Anong narating niyo sa buhay? Yung iba, talaga namang malalaki. Yung iba, nakatamtaman. So, lakihan niyo pa. Ang laki ng Diyos natin eh. Okay? Dream big. So, ito ay practical. Mangarap ka ng malaki. Ano pa? Magsimula ka ng maliit. Kung ano yung kaya mong gawin, lalo na sa pagninegosyo, ito lang yung kaya mo, benta-benta ang maliliit, dala-dala ka ng ano-ano, na pang benta-benta, benta mo! Dahil lang taong yung mayaman sa benta-benta, dumadaan. Sabi nga ni Jack Ma, di ba? Pag yung unggoy, binigyan mo ng pera at saging, anong kukunin? Bakit? Eh, pagkain niya yun eh, saging eh. Unggoy to ha. Ang nagsasalita dito, yung pinakamayamang i-check sa buong mundo. Kukunin niyan, saging, kasi gusto niya saging eh. Ayaw niya ng pera. Hindi alam ng unggoy na pag kinuha niya pera, marami siyang mabibiling saging. Alam niya yan? At para daw yung mga tao ngayon, parang mga unggoy. Pag pinapili mo, negosyo, trabaho, pipiliin, trabaho, bakit? May kita agad eh. May income.
Sa negosyo walang income, profit. Ang hindi alam nitong mga taong ito, na sa negosyo, kaya mong magkaroon ng maraming income. Sa trabaho, isa lang. Anong kaibahan nila sa unggoy? Balahibo. Balahibo. Diba? Pero utak, agad, pera agad to eh. Income to eh. Samantalang pag pera kinuha mo, makakabili ka ng maraming saging. Pag negosyo, magkakaroon ka ng maraming income. Bilang isang. So, ganun mag-isip ang tao, utak mayaman. They think big, but they are willing to start small. Benta-benta ka nito, benta mo to, okay lang yan. Hindi mo, nakakaya, benta-benta. Nakakaya sa benta-benta. Lahat ng mayayaman sa buong mundo, lalo sa Pilipinas, benta-benta. Nakakaya, anong kakaya? Nakakaya yung nagpapalibre lagi. Pati pamasahe, palibre. Hello, nakakaya yung namumutang, tas di ka makabayad. Yun, nakakaya yun. Pero magbenta-benta, hindi nakakaya. Pag nagtrabaho, yung utak mayaman, todo. Hindi nagbibilang. Ako lang gumawa kanina eh, ako pa rin ngayon. Ay nako, wala kang mararating. Unang nga nagugos kahapon, ako pa rin ngayon. Ikaw lang kumakain ng malakas eh. Mga youth, simulan nyo mag-isip ng utak mayaman, ha? Okay, nagbibilang ng trabaho sa bahay niya. Dahil pag sa trabaho, sa bahay, nagbibilang na kayo. Pagpasok nyo sa trabaho, totoo, magbibilang din kayo. At di kayo mapopromote dyan, wala kayong mararating. Be willing to work hard and work smart. Practical. Ito mga utak mayaman, para maabot ang pangarap, negosyo na sa utak, hindi trabaho. Sabi rin ni Jack Ma, the first three jobs you have, don't think yung kayayaman, hindi yan ang magpapayaman sa'yo. Okay? You just gaining experiences, knowledge. Okay? Kaya nga, pag pinalipat-lipat ka ng kumpanya nyo sa iba't ibang department, malamang, dinitrain ka na ni Lord para ikaw na bibili ng departamento in ang company mo yan. O kaya magtayo ka ng sarili mo. Diba? Kaya huwag kang aangal na. Pati ba naman yan, trabaho ko pa, utak tamad. Utak mahirap. Driver lang ako, ba't ako magbubuhat? Nako! Eh, malalamangan ako ng mga yan. Okay lang, para sa'yo to. Ang tanong ko nga, eh, pag ikaw ba gumawa ng maraming kabutihan, kasipagan, nalamangan ka ba? Ha? Nalamangan ka ba? Kasi iba tama to, ikaw lang laging masipag, ikaw laging ang daming ginagawa. Nalalamangan ka ba dito? Hindi, para sa'yo to. Kawawa yan, tamad eh. Kawawa yan, nagbibilang ng trabaho. Ikaw hindi nagbibilang, utak boss ka, utak alipin to eh. Ang nagbibilang, utak alipin, utak mahirap. Ang hindi nagbibilang, utak boss, utak amo. Nakarinig na kayo ng amo, bihira, dami ko pang ibibenta, oh. Sarado na natin tindahan, pagod na ako. Ha? Ang alam po, sa Divisoria at Baclaran, nililikpit na ng mga tauhan dahil pagod na nga sila, nagsasara na, pag tinanong mo, ay sarado na po kami, biglang maririnig ng mayari, ah, ano po, ah, lika, lika, lika. Utak amo, utak boss, utak tauhan, sarado na, pagod na kami. Nakaupo lang yan maghapon, nagsiselfon. Paano yayaman yan? Hello? Walang ganun dito. Amen. Amen. Matutunaw ka pag ganun ka. Alam mo dito, pag hindi matino, nawawala. Hindi tumatagal sa ganitong preaching. Matutunaw eh. Yung mo dyan, masakit. Masakit mag-preach. Ang katotohanan talaga, mapait. Pero gagaling ka. Yayaman ka. Pag ginawa mo. Negosyo. Pag sila nagkakaroon ng problema, itong utak mayaman, tuloy, laban. Hindi sumusuko agad. At hindi talaga sumusuko. Pero yung mga utak mahirap, oh, hirap yan. Hirap yan. Hindi pa ka ginagawa yung trabaho, ang hirap na agad.
Tinitingnan pa lang, oh, hirap yan, nakakapagod yan. Tulog na lang tayo. Diyos ko tayo. Yan, di kaya yan. Sabi mo sa katabi mo, walang ganyan dito. Wala. Sa paggamit ng oras, hindi inuubos kalalaro. Katatambay. Yung nga nakakatuwa lang sa Japan, kahit sa Tokyo, kahit sa Osaka, walang tambay. Walang tambay. Grabe magtrabaho yung mga tao doon. Kaya naman napakayaman nila. Dito, tumambay sa TV. Pag hindi tambay sa TV, tambay sa kanto. Tambay sa cellphone. Pati ka maliliit na bata, oh. Ang liliit pa lang tinuturuan ang maging tambay sa cellphone. Diyos ko, paano nangyayaman ng Pilipinas na ito? Wala dito nun, di ba? Wala. Pag ginamit yung pera at oras, talaga namang walang sayang. Ako, tanungin niyo po, magpapahinga lang ako para magtrabaho ulit. At habang nagtatrabaho, trabaho dito, trabaho doon, wala akong tenga. Pag nasa kwarto ako, nagbabasa ako, nag-aaral ako, nagpipray ako. Ayoko magsayang ng oras dahil konti na lang oras ko. At kahit pa marami oras ko, hindi ko sasayangin. So, utak mayaman, hindi nagsasayang ng oras, hindi nagsasayang ng pera. Okay? Kung gagastos ka sa maliliit na bagay, wala kang pampunta ng Japan. Bili ka dito, bili ka ng maliliit na bagay, wala kang pambiyahe, wala kang pabili ng house inlet mo. Kasi inubos mo sa maliliit na bagay, ipunin mo yan, makakabili ka ng malaking bagay. Ganun mag-isip. Sa pagbibigay, hindi madamot. So, these are all practicals. Okay? Now, we will go to spiritual. That is spiritual. Okay. Kalooban ni Lord na tayo ay mag-prosper. Gusto ni Lord, sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord yumaman ka. Gusto ni Lord umulan kabuhayan niyo. Ikaw at ang pamilya mo. Kahit may marinig pa kayong mga pastor na nagsasabi, kahit pa sa radyo yan, na ang ganito yung mga banat nila. Alam mo kung naghihirap man tayo dito sa lupa, sa langit, pagpapalain tayo ni Lord. Ano gagawin mo sa pera sa langit? Bigyan ka nga ng 10 million sa langit araw-araw. Saan mo gagastos eh? Sige. Kung matalino ka pa mag-isip, bigyan ka ng 10 million every hour. Anak, 10 million, sweldo ko sa'yo kahit walang hinagawa every hour. In one day, how many millions you have? 240 million. Anong gagawin mo sa akin? May 240 million ka. Ha? Ang gagawin mo? Libre lahat dun eh, pati ilaw, pati kuryente. Walang kasuhan dun sa tubig. Libre lahat. Ano gagawin mo sa 240 million? Di wala. Tapos sasabihin ng mga nagka-counsel na ito at mga nagtuturo na, sa langit, ibibless tayo. Ano kailangan mo dun? Dito natin kailangan ng blessing, hello? Hindi, mayaman ako sa langit. Eh, purtoy ka sa lupa. Anong kwenta? Anong kwenta nun? Ang tingin ko doon sa mga ganong turo, bubuls. Bigyan ka ng 10 million araw-araw doon sa langit, oras-oras, walang kwenta. Hindi mo kailangan yun doon. Dito natin to kailangan. Amen? Kaya, pag nakakarinig ako ng ganun, nabibwisit talaga ako eh. Kasi, yung turo nila, nakabase sa kanilang karanasan. Na tagal-tagal na nila kay Lord, ni kotse, wala. Tapos, base sa karanasan nila, sasabi nila, sa langit na lang tayo magkantahan. Asin ang ulam. So, ayan. Alam nyo, itong turong to, tinuturo ko na to, wala pa kaming bahay, wala pa kaming kotse, wala pa kaming negosyong matino, wala pa kaming pera. Pinaniniwalaan ko na itong turong to. Hindi ko binabasa yung turo ng Bible dahil sa karanasan ko. Tinuturo ko yung turo ng Bible dahil yan ang totoo. Nararanasan ko o hindi.
Pag ang turo ng Bible, di mo nararanasan, hindi mali ang Bible, ikaw mali. Tama? O, sabi niyo, tama, sabi ko mali. Ang Bible, di mo pwedeng baguhin dahil ang karanasan mo iba. So yung mga nagsasalita ngayon, di nila nararanasan yung blessing, kaya sinasabi nila sa tao, sa langit na lang, hindi, dito sa lupa meron. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano meron sa langit, pwede sa lupa. Okay? Dahil ang kayamanan sa langit, nakatambak, nakakalat, ang ginto, apakan lang. Bakit kailangan mo ng pera? Dito, kailangan natin ng pambiling kamot, pambiling kanin, pambiling ulam, di ba? Pamasahe, pang-aral ng anak. Sa langit, walang ganun. So how? Prosperity is God's will. 3 John 2. Tingnan, basahin nyo nga. Sabi nung apostle, disciple na close sa puso ni Jesus, si John. Sabi niya doon sa kanyang mga miyembro, I wish, gusto ko, sa lahat ng bagay, kayo ay umulat. You may prosper and be in hell, even as your soul prospers. Kung paano yung kaluluwa nyo, umaasenso. Gusto ko rin kayo umasenso. And it speaks about material things, financial. Okay? Sabi dito sa Psalm 35:27, let the Lord be magnified. Maitaas ang Panginoon, mapapurihan ng Diyos, na which had pleasure in the prosperity of his servant. Tuwang-tuwa siya pag yung servant niya umaasenso. Tingnan mo tong Diyos na to, na masyadong mabait at mabuti, makapangyarihan at mayaman. Gustong-gusto niya yung servant. Ano yung servant sa Tagalog? Alipin, katulong. Gusto ko katulong ko, masenso. Eh, paano yung anak? Paano yung anak? Kung yung katulong, gustong paasensohin, kung yung mga servant, gusto mo masenso ng Diyos na to, yung anak niya kaya hindi? Mag-isip nga tayo. Gusto ko yung mga katulong mayayaman, tapos yung mga anak ko, gusto ko lang makakain. Pag may natira yung aso namin sa kanila. Ha? Kung ang Diyos na to, kung yung ama natin sa lupa, sabi niya, nag-iisip ng mabuti sa anak, ito pang Diyos na to. Kung gusto niya yung servant o masenso, mas lalo yung mga anak. Meron bang anak ang Diyos dito? Taas nga kamay. Sige, turo mo yung katabi mo. Gusto ni Lord, umasenso ka. Kung katulong nga, gusto pa asenso yun. Servant, gusto pa asenso yun. Anak pa kaya? Gusto ni Lord to. Okay? Iba mo sa utak mo, puso mo, gusto ni Lord, umasenso ka. John 10:10. Jesus said, I came that they may have life and have it abundantly. The word abundantly is perissos. Sa Greek, ang kahulugan, super abundant, super rich. Hindi lang rich, super rich. One time nagturo ko dito, lahat ng mayayaman sa buong mundo, halos mga Hudyo. Physical na anak ng Diyos. Eh, ang spiritual mas higher sa physical. Okay? Kaya hindi pwede, hindi tayo makatikim nito. So gusto ni Lord, kaya siya pumunta para bigyan ka ng buhay na masagana sa Tagalog. Tanongin mo yung katabi mo, kamusta buhay mo? Masagana ba? Pag sinabing masagana, hindi kinakapos. Pag kinailangan mo to, may makukunan ka. Pag sinabing masagana, hindi mo kailangan mangutang para mangyari ang isang bagay. Hindi mo kailangan mangutang para ito makuha. Sapat. Okay? Yun yung masagana. Eh kaso, yung word na abundant is umaapaw pa eh. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, umaapaw ang blessing sa'yo. Na hindi ka na mangungutang pa. Na pagdukot mo, laging meron, hindi kinakapos. Okay? Second Corinthians 8:9. Basa ulit, para makapagkapi naman ako. Sa Tagalog,
Alam niyo yung biyaya ng Diyos, grasya ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo. Na bagamat siya ay mayaman, may-ari ng langit at lupa, ng buong kalawakan, nakikita at hindi nakikita, kanya lahat, ginto, pilak, diamonds. Kanya yan, mayaman ang ating Diyos. Pero, yet, for your sake, alang-alang sa'yo at sa akin, sabi mo sa katabi mo, alang-alang sa'yo, bumaba si Jesus sa lupa, nagpakahirap, isinilang sa sabsaban noong unang Pasko, nagtrabaho bilang karpintero, mahirap ang buhay, lumaki, nagpakahirap bilang tao. Ang purpose, para ikaw na mahirap, yumaman. Sabihin mo sa katabi mo, baka hindi niya naintindihan. Kaya naghirap si Jesus para yumaman ka. Kailan naghirap si Jesus? Bukas? Kanina? Kahapon? O 2,000 taon na nakakaraan halos? Sige. 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, naghirap itong Diyos na mayaman, bumaba sa lupa, naghirap, nabuhay dito sa lupa bilang mahirap, para ikaw yumaman. Kailan kaya yaman? Kailan kaya yaman? Kung naghirap siya noon, nagpakahirap siya noon para yumaman ka, dapat ngayon. Amen? Faith is now. Faith is now. Bagamat faith will happen in the future, but you need to believe now. Amen? Amen. Hindi, huwag ano, siguro, pag malaki na sahod ko, do not depend your faith on your salary. Ang faith mo sa malaking Diyos, hindi sa malaking sahod. Eh, paano kung maliit ang sahod mo, dahil liit ng faith mo? Maliit ang sahod mo, malaking sahod mo, malaki ang Diyos, doon ka bumasik. Kaya sabi ko, ang resources natin, ang supply natin, hindi nakabase sa trabaho mo, hindi nakabase sa negosyo mo, nakabase sa Diyos. Siya ang supplier natin. Amen. Baguhin yung utak mo. Bagamat siya'y mayaman, naging mahirap, para ikaw na mahirap, maging mayaman, ako mayaman. Bakit? Kasi naging mahirap si Jesus. Kaya mo bang sabihin yon na mayaman ako kasi naging mahirap siya? Sige, tanungin mo, kaya mo? Challenge mo nga. Sabihin mo nga. Huwag mo sabihin, pitingin yung tenga. Sabihin mo nga. Sabihin mo nga, mayaman ka dahil naging mahirap si Jesus. Nung bumaba sa lupa. Now, how to experience God's prosperity? Bibilis ako na ito. Paano natin mararanasan in reality? Tangible, meron ka. Talagang, nakikita mo, nararanasan mo, hindi lang kwento, hindi lang verse, hindi lang turo,